Okay, good morning po mga kaibigan sa Easy Works Garage. Si Doc Riz ito. At magkwentuhan muna tayo habang hinihintay ko munang magising yung tatay ko. Dito kasi ako sa labas ng bahay nila kanina pa, medyo madilim pa nun. At ngayon lumiwanag na. Ayan, nagtatahulan na ngayon mga aso kasi kukunin ko yung big bike ko dito. Iniwan ko kasi muna dito at nagko-construction dun sa amin para mabuwasan yung mga sasakyan dun sa bahay. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay isang katanungan galing sa ating follower sa page. Ang tinatanong niya sa akin ay bibili daw siya ng SUV. Ngayon, ito daw SUV na ito ay meron daw 4x2 at meron 4x4 na variant. Okay, so sabi niya, Dok, ano bang kaibahan nun? Baka pwede ninyong gawa ng video para matulungan nyo rin sa pagdidesisyon yung mga gustong bumili kagaya ko na nagdidesisyon kung 4x4 ba o 4x2 yung bibilin. No, okay, so i-share ko na rin sa inyo yung experience ko kasi meron na rin naman ako mga sasakyan na 4x4 at saka 4x2. Share ko lang sa inyo yung mga kaibahan. No? So yung Altera ko, 4x4 yon. Pwede rin gawing 4x2. Para sa mga baguhan po, yung hindi pa nakakaalam, yung mga wala pang alam masyado sa sasakyan at bago pa lang. Ang 4x2, halimbawa, imagine ninyo, meron kayong kotse-kotsehan, no? Ito yung kotse ninyo, yan. Pag sabing 4x2, dalawang gulong lang yung gumagana, harap lang o kaya likod lang, no? Pag front wheel drive, itong harap lang. Pag rear wheel drive, likod lang. So ito, freewheeling lang siya. Kahit ikutin mo ng ikutin, walang mangyayari. Kahit i-revolution mo na nakakambyo, pag nakaangat yung kotse, hawakan mo yung gulong, hindi yan gagalaw kasi 4x2 lang ang iyong sasakyan. Pag sinabing 4x4, apat na gulong, sabay gumagana, no? Harap at likod. Yun ang 4x4. Para lang sa kaalaman ng mga baguhan dyan. Okay, so balik tayo sa topic. Sabi ko sa kanya, Sir, itong Altera ko, 4x4, pero may 4x2 na option. Ito pong 4x4 ko, ginagamit ko sobrang madalang lang. Hindi ko na nga ginagamit. Sa isang linggo, halos hindi ko siya ginagamit kahit isang beses. Kasi, ang pinupuntahan ko, patag lang naman ako lagi, city driving, luwas. Hindi naman ako pumupunta doon sa mga putikan, hindi naman ako tumatawid ng ilog, no? Hindi naman ako pumupunta doon sa mga mababato na madudulas. So, yan. Sabi ko, 4x2 lang pwede na sa akin. Nakita nyo naman, umahon ako doon sa Matarek, sa May Sol Ibiento. Napakatarik nun. Pero 4x2 lang din ginamit ko. Kasi nga, itong 4x2, good na siya eh. Kaya kung mapapansin niyo sa kalsada, karamihan 4x2 lang. Kahit kotse, Vios, Mirage, Ion, ano pa ba yung marami sa kalsada? Mga Corolla, basta ang dami, Mitsubishi, 4x2 lang karamihan. Kaya yun lang, sapat na po yun para makarating kayo sa pupuntahan ninyo. Kung kayo naman po, mayroong hobby na yun mga tumatawid ng ilog, nagpupunta sa mga putikan, yung 4x4 ba, yung off-road na hobby ninyo, pwede, 4x4 ang kunin ninyo. Pero kung pamasok lang sa office, sabi ko sa kanya, pamasok lang sa trabaho, sa panggala ng pamilya, dito lang naman sa patag, yung mga paahon ninyo, hindi naman kailangan mag 4x4, nakakaahon din naman yung 4x2. So, sabi ko sa kanya, okay na po yung 4x2. Kasi nga, yan po ay, sabi nga nung tsuhin ni Spider-Man, great power comes with great responsibility. So, mas maraming pyesa yung 4x4 sa pangharap. Yung pangilalim kasi nun, maraming pyesa kaysa sa 4x2. No? Pag 4x4, meron din yan sa harap ng mga tawag dito, yung may differential din sa harap, meron pa yung transfer case, may propeller pa yung papunta sa harap, may propeller pa yung papunta sa likod, no? So, mas maraming pyesa, mas marami kayong i-maintain. Ibig sabihin, great power comes with great responsibility. Pag naluma yung inyong 4x4 at meron na rin ako mga na-encounter na ganyan, yung mga, sa ko ba na-encounter, sa Pajero, no? Hindi na gumagana yung 4x4, yun ang issue, naka-post. Issue, 4x4, di na gumagana. Ipa-check nyo na lang or ipa-repair nyo. Mahal din po yun, mga kaibigan, libo din yun, no? So, kung hindi nyo naman nagagamit, tas nasisira, edi sayang naman, no, mga kaibigan. So, 4x2 na lang, okay na rin yun. Kung hindi naman ninyo hobby yung pag-offroad, no? okay na po yun, sir. Mas marami kayo i-maintain pag 4x4 ang binili ninyo. Yung kaibigan ko nga ay naka-Fortuner, 4x2 lang. Ganun din naman, kung saan-saan din siya nakakapunta.
kahit nga off-road nakakarating din, wag lang yung extreme. Kasi doon, para doon yung mga 4x4 na sasakyan, yung mga extreme na mga kalsada. Mga kailangan mo talagang apat na gulong yung gumagana, no? Pero sabi ko nga, base sa sarili kong experience, at yun naman yung lagi ko sineshare dito sa page natin, yung aking Isuzu Altera, 4x2 lang ginagamit ko doon. Kung magpo-4x4 ako, trip ko lang. Hindi ko kailangan talaga. Kasi nga, sa mga normal na kalsada lang naman tayo dumadaan. So, sana nakatulong sa'yo, sir, yung pagpili mo. At saka, mas mura yung 4x2. Kung titignan mo, halimbawa, parehas Fortuner, no? Ito, 4x4. Ito, 4x2. Tignan mo yung presyo, mas mura. Makakatipid ka pa. At sa maintenance, makakatipid ka rin balang araw pag yan ay naluma na. O dumating na yung panahon ng pagme-maintain. No. So, yun lang mo po. Si Doc Chris ito ng Easy Works Garage. Sana may natutunan po kayo. Sharing is caring. God bless. Thank you po.